Paglabas nila ng bahay ng magulang ni Tamara, agad na sumakay siyam at yaya sa backseat. Hinarap naman ni Tamara si John. Anong nangyari? Anong ginawa mo kay Dad? Paano mo yun napaamo? And he even called him Dad. Pumayag siya? Sunod-sunod na tanong ni Tamara. Ganun talaga, walang nakakatanggi sa karisma ng isang John Miller. Madali naman pala makuha ang daddy mo eh. Kumpiyansang sabi nito at nilahad pa ang dalawang kamay. Wow, conceited. Akmang aalis na sana si Tamara para pumunta sa may passenger seat. Nang bigla siyang hilahin ni John, pabalik, dahilan para masubsob siya sa katawan nito. Stating the fact, mabilis din naman kita nakuha, diba? Napaawang ang labi ni Tamara. Maswerte ka kasi mahal kita, yabang mo. Sabay hampas nito sa dibdib niya, sabay alis. Huwag kang tatabi sa akin mamaya, ha? Sabi nito habang papalayo, pero napangiti din naman. Biro lang yun, ito naman hindi mabiro. Tumingin si Tamara dito at iningusan nito, sabay pasok ng sasakyan. Pumasok na rin agad si John. Biro lang yun, hard to get ka nga eh. Sabi ni John pero nagpipigil na mapangiti. I know, and I'll show that later. Napakamot si John sa ulo sa sinabing yun ni Tamara. Pinakita ni John ang kamay niya kay Tamara, taas kilay niya itong tiningnan. Ano naman yan? You can't refuse my heated and skilled hands. Sumilay pa ang makalaglag panga nitong half smirk. Pinalo ito ni Tamara sa braso ng sariling kamay. Natawa ng malakas si John kahit si Tamara natawa rin na malakas. Huwag ka na magtatanong, yaya. Pinangunahan na ito ni Tamara dahil sigurado siyang magtatanong ito. Kaya lalo silang nagtawanan ni John. Binuhay naman ni John ang makina ng sasakyan. Ang adik ng magulang mo, Yam. Biglang sabi ni Yaya kay Yam na nakaupo sa tabi niya. What's adik, Yaya? Tumingin si Tamara sa likod. Yaya, ikaw talaga. Saway ni Tamara dito. Bilis na, Sir John. Uwi na tayo. Mag-escape pa kayo na, Craig, my loves. Tinutukoy nito ang foreigner na nakilala sa Batangas. Ito ang kumuha ng calling card na para kay John sana. Pahiram ako, Yam, ng iPad mo later, ah. Okay po. Sagot ni Yam sa yaya niya. Naiiling na lang si Tamara dito at napangiti. John, doon na muna kami hatid sa bahay. Nag-okay lang si John tsaka pinaandar ang kotse. Narating naman agad nila ang bahay ni Tamara at umupong magkatabi si Tamara at John sa sofa. Nakasandal si Tamara sa dibdib ni John habang ang mga braso nito ay nakayakap sa kanya. John, ano na pag-usapan niyo ni Dad? Napatawa mo pa siya. Dad pa ang tawag mo talaga, ha? Hinaplos ni John ang ulo niya. Wala naman, sabi ko lang mamahalin at aalagaan ko kayo ni Yam. Really? Yun lang at nakuha mo agad ang loob niya? Hindi makapaniwalang tanong niya. I guess, assurance lang ang gusto niya marinig mula sa akin, na mamahalin kita at hindi masasaktan. At yun ang sinigurado ko sa kanya. Napangiti naman si Tamara sa narinig mula dito. Your dad loves you very much, Tamara. Nakita ko yun at naramdaman na kausap ko siya. Hinawakan ni John ang tenga ni Tamara at hinaplos-haplos gamit ang hinlalaki nito. Alam mo bang sabi niya sa akin na hindi ka rin nakakatulog nung bata ka pa kapag hindi hinaplos ang tenga mo? Mabilis na kumula sa pagkakayakap si Tamara at hinarap si John. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sinabi niya yun sa'yo? Ngumiti si John at tumango. He felt sorry nang may paramdam niya sa'yo na parang ikaw ang sinisisi niya sa pagkawala ng kuya mo. Hindi daw niya intensyon yun. Kahit kailan daw, hindi kanya sinisi. But he had admitted na nag-iba siya nang mawala ang kuya mo. But he never blamed you for his death. Parang biglang-biglang naiiyak na naman si Tamara sa mga naririnig. Nang nasa ospital nga daw siya, unang beses na sinabi niyang ikaw ang dahilan ng pagkawala ng kapatid mo. He was just mad that time. Kailangan niya daw kasing maging matigas sa'yo. Because he felt... Medyo binitin niya ang sasabihin niya at hinawakan ang kamay ni Tamara. Pakiramdam niya daw kasi... Hindi siya naging mabuting ama. Kasi hindi ka daw niya na-manage ng mabuti. Kaya niyang pasunurin ang lahat ng tauhan sa kumpanya pero bakit daw ikaw hindi? Pakiramdam niya bigo siya sa pagiging ama. Mali ang estilo niya sa pagpapalaki sa'yo. Kaya hindi kanya mapasunod. Naiyak na ng tuluyan si Tamara sa sobrang guilt na nararamdaman. Agad naman siyang niyakap ni John. Hindi niya lubos maisip na ganun pala ang nararamdaman ng daddy niya. Inaamin niya na talaga masyadong naging matigas ang ulo niya. Lalo nang sabihin itong BS administration ang kunin niya, pero hindi niya ito sinunod. Yun lang talaga ang hiniling ng daddy niya sa kanya, pero hindi niya ito sinunod. Pero alam mo ba kung anong sinabi niya? Proud na proud daw siya sa'yo. Ngayon daw masasabi niyang hindi siya bigo sa pagiging ama. Na napalaki ka niya ng mabuti.
Kasi kinaya mong mag-isa ang lahat ng hirap. Kinaya mong marating ang pangarap mo na wala sila. At ang pagpapalaki mo sa anak natin na ikaw lang. Nilayo ni Jan si Tamara at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. At isa kang mabuting tao. Pinunas ni Jan ang luha sa mga pisngi niya. Kahit nga ako, Tams, proud ako sa'yo. Masyado ka matapang at ang pagmamahal mo sa anak natin, hindi matatawaran. Hinalikan ito ni Jan sa labi at muling niyakap. From now on, Tams, makakasama mo na ako sa lahat ng bagay. Yumakap si Tamara na mahigpit dito habang tuloy-tuloy ang luha sa mata niya. Hindi niya rin inaasahan na mag-o-open up ang daddy niya kay Jan. Knowing his father, hindi ito palakwento at napakaseryosong tao. I love you very much, Tamara. Bulong ni Jan. Hindi magawang magsalita ni Tamara. Sobrang saya ng pakiramdam niya. Hindi niya maintindihan. Pero isa lang ang sigurado niya ngayon. Ayaw niyang matapos ang ganitong kasayang pakiramdam na may nagmamahal ng totoo sa kanya. Sa supermarket. Nasa supermarket si Tamara kasama ang mag-ama niya. At as usual, ang kanyang magandang yaya. Nasa dry goods section siya at kinukuha ang mga nakalista sa ginawa niyang grocery list. Katabi naman niya si Jan at nakahawak ito sa pushcart habang si Yaya ay hinahabol-habol si Yam na paikot-ikot sa mga pasilyo. Ay, ang mahal na talaga ng mga bilihin. Sambit ni Tamara habang nakatingin sa mga palaman na nasa rack. Pinulupot naman ni Jan ang braso nito sa baywang niya mula sa kanyang likuran at dinikit ang pisngi sa pisngi niya. Okay lang yun, mahal naman kita eh. Ang corny mo talaga. Pero ngumiti ka naman. Kasi nga corny, alisin mo na ang kamay mo. Inalis naman ito ang kamay. Kumuha si Tamara ng dalawang klase ng palaman. Isang chocolate spread for Yam at isang klase pa. Tara, aya niya dito. Pero kumuha muna si Jan ng iba't ibang klaseng palaman. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Tamara. Para kung anong gusto mong palaman meron. Pero Jan, kailangan natin magtipid. Hindi natin kailangan magtipid pagdating sa pagkain. Hinila na siya ni Jan palayo at wala na siyang nagawa pa. Nagpunta naman sila sa essential section. Huminto si Tamara sa tapat ng mga sanitary napkin at kumuha ng dalawang pack ng sanitary napkin. Kinuha naman ito ni Jan at tiningnan. Di ba pagbuntis hindi na gumagamit ito? Tanong ni Jan. Alam naman niya ang ganung bagay. Dahil isa yon sa problema ng babae na kapag delay nag-aalala na baka buntis. Yeah, kasi hindi naman nagkakaroon. Agad na binalik ni Jan ang napkin na kinuha niya. Ano na namang ginagawa mo? Huwag mong sabihin na yan ang kailangan kong tipirin? Hindi mo kasi kailangan yan. Jan, I need that. No, buntis ka na eh. Napaawang ang labi ni Tamara. Ngumiti naman si Jan ng pagkatamis-tamis. You're unbelievable. That's unbelievable. Believe me, sa dami nun, imposibleng walang mabuo dun. Considered me. Every day. Then he added, drawing out the word. Wow, lagpas na yung sa normal range. Hindi kaya pito ang pinagbuntis ko niyan? Kasi isang beses lang natin ginawa noon, nakabuo agad. Eh ngayon, inaraw-araw mo ako eh. May lahi ka atang rabbit eh. Natawa si Jan sa sinabi niya. Tawa ng pagkalakas-lakas. Kaya halos pagtinginan sila ng tao sa paligid. Bigla namang nahiya si Tamara. I like that. I think we should buy now some baby stuff. Ewan ko sa'yo, halika na nga. Inakbayan siya ni Jan at umalis na lang sa section ng essentials. Pag ako dinatnan talaga ha, damit mo ang gagawin kong napkin. Natawa si Jan sa sinabi niya at hinigpitan ang pagkakaakbay sa kanya. Napagdesisyon na ni Tams na mamalagi sa sarili niyang bahay dahil wala ngang tumatao dito. Pero ito si Jan ay ayaw namang pumayag na mahiwalay sa kanila kahit ilang araw lang kaya sumama pa rin sa kanya. After nilang mag-grocery, umuwi naman agad sila at abala si Tamara ngayon sa pag-ayos ng mga groceries. Habang nilalagay niya ang mga groceries sa kitchen cabinet, bigla naman siyang niyakap ni Jan mula sa likod nito. Nilingon niya ito at medyo natawa siya dahil sa itsura nito. May kagat-kagat itong chocolate. Tinuro nito ang chocolate na parang sinasabing kunin ni Tamara. Kukunin sana niya ito ng kamay niya, pero agad siyang pinigilan ni Jan. Napangiti naman si Tamara na makuha niya ang gusto nito mangyari. Nilapit niya ang bibig niya sa bibig nito para kunin ang tsokolate. Pagkagat ni Tamara sa tsokolate, agad ni hinawakan ni Jan ang likod ng ulo nito at siniil agad siya ng halik. Gustong matawa ni Tamara sa ginagawang kalokohan ni Jan pero sinabayan na lang niya ang mapusok na galaw ng mga labi nito. Ninamnam at pinagsaluhan ang sarap at tamis ng tsokolate habang natutunaw ito sa bibig nila.
ay sa Mar Yosef. Naghiwalay agad ang labi ng dalawa sa biglang pagsulpot ni Yaya na napatili pa ng husto. Naku naman, dapat naglalagay kayo ng karatula dito na don't disturb. Natutok ni Tamara ang sariling bibig sa sobrang pagkapahiya. Tumalikod na lang si Yaya at umalis. Pag nakakakita kasi ako ng ganong kasarap, parang gusto kong manggapang, sabi ni Yaya habang papalayo. Natakpan na talaga ni Tamara ang buo niyang mukha at umiling-iling. Nakakahiya. Pinunas niya ang bibig niya na nanglalagkit dahil sa tsokolate gamit ang kamay niya. Pulang-pula si Tamara dahil sa sobrang pagkapahiya. Natawa naman si Jan. Guro ko kasi kalokohan eh. Dun ka na nga. Lalo lang ito natawa at hinawakan siya sa kamay, sabay hila sa kanya. Palapit dito at niyakap na lang siya nito habang natatawa. Nasa opisina si Jan at Mark. Kausap nila ang magkapatid na Yap, si Bettina at Mara. Nagtungo ang dalawa dito dahil kinukumbensi ni Bettina na maging model niya si Jan sa kanyang clothing line. Nakaupo ang apat sa sala set na nasa malapit sa floor-to-ceiling glass window. Sige na Jan, pumayag ka na! Pakiusap ni Bettina o masabihin nating pagmamakaawa dahil nakasalikop pa ang dalawang palad. Bettina, bakit ako? Alam ko gwapo ako pero hindi ko linya yan. Nakangising biro niya. Diyan naman eh, sige na please. Alam ko kapag ikaw ang naging endorser ng clothing line ko, maghihit talaga to. Alam mo bang hot topic ka ngayon dahil sa nakakakilig mong ginawa sa party? Halos lahat ng girls, gosh, gusto makahanap ng katulad mo. Halos kiligin din ito habang nagkwekwento. Napangisi na lang siya. Nakaabot na rin ang balitang yan sa kanya. Hanggang ngayon nga ayaw pa rin siyang tantana ng mga press. May pagkakataon ngang kasama niya ang mag-ina niya nang bigla na lang may susulpot na reporter at iya-ambush interview sila. Si Mark na lang kaya ate, di ba magla-lunch tayo this coming month? Kami na lang partner. Suggestion ni Mara. Natawa naman si Mark sa sinabi nito. That's good idea. Tama, si Mark na lang. Pagsang-ayon ni Jan. Ano ba naman kalukuhan yan? Kung kailan ako tumanda tsaka ako gagawin ng ganyan, ayoko. Baka makaltukan pa ako ni Rika. At bakit ka naman makakaltukan? Napangiti si Mark sa biglang pagpasok ng kasintahan. Agad itong tumayo at sinalubong ito. Walang kiming naghalikan ito. Pansin ang pagkamiss sa bawat isa. Namiss kita, wika ni Mark. Ako din. Nakangiting wika ni Rika. Kakauwi lang ito galing Hong Kong kasama ni Jelay. At agad itong nagtungo dito para makita ang kasintahan. Humarap si Rika sa ilan at gumiti sa mga ito. Kilala mo na sila, di ba? Tanong ni Mark. Of course, Bettina and Mara. Binati siya ni Bettina maging ni Mara. Lumapit ito kay Jan at nagbeso ang dalawa. Bati na pala kayo ni Tams, ha? Nakangiting wika nito tsaka umupo sa sofa katabi ni Mark. Tanging ngiti lang ang sinagot ni Jan dito. So, anong meron? Tanong ni Rika pagkwan. Kinukuha niyang maging endorser si Jan ng clothing line niya. Paliwanag ni Mark. Pwede bang si Mark na lang? Sabat naman ni Mara. Ano Rika, payag ka ba? Model daw ng pambaba si Mark. Natatawang tanong ni Jan, maging si Mark ay natawa rin sa idea na yon. No way! Mabilis na sagot ni Rika. Umikot naman ang mata ni Mara sa naging sagot ni Rika na halata ang pagkadismaya. Oh well, hindi na ako magtataka kung hindi ka papayag. Sabi ni Mara at napabuntong hininga pa ito. Hi, why old women are super conservative? Dagdag ni Mara. Napaawang ang labi ni Rika sa sinabi nito maging ang kapatid nito gusto itong kaltukan sa bumbunan. Excuse me? Taas kilay na wika ni Rika pero nginitian lang siya ni Mara. Just stating the fact, sorry. Nakangiting wika nito pero ang mukha nito talagang walang kabakas-bakas na pagsisisi sa sinabi niyang yun. I'm only 24, taad ni Rika. And I'm 19. Teen. May din pa ang huling salitang saad nito. Naku Bettina ha, saway mo itong kapatid mo. Tutusukin ko ng toothpick ang ngalangala nito. Hindi na makapagsalita ng tuluyan. Nanggigigil na sabi ni Rika. Oh, that hurts. Wag naman. Masama na ba ngayon na magsabi ng totoo? Pakyut pa nitong wika. Well, sa bagay, truth hurts. But lies are worse. So, mas mabuting magsabi na lang ng totoo, diba? But then, I'm sorry for being honest. Hingin pa umanhin uli nito. Napatiim na lang ng ngipin si Rika sa sinabi nito. Mara, tumahimik ka na. Saway na kapatid nito na pinanglakihan pa ng mata. Pasensya ka na Rika sa kanya. Nung pinagbubutis kasi siya, ininuman niya ng mami ng antibiotic. Nalusaw ata lahat ng bakterya sa katawan. Even the good bacteria. Baka yan ang epekto. Nagtawanan lang ang lahat sa sinabi ni Bettina.
Inirapan naman siya ng bonggang-bongga na kapatid niya. Hi everyone! Napatingin ang lahat sa may pinto. Oh my thumbs, my friend! Sabi ni Rika at agad na tumayo para lapitan ang kaibigan na kakapasok lang. Kasama din nito si Aiken. Nandito ka na pala, bruha ka! Saad naman ni Tams at nagyakap ang dalawa. Agad ding bumitaw sa pagkakayakap ang dalawa. So, marami kayong kikwento? Saad ni Rika. Nakikwento ko na, diba? Sagot niya dito na itawag na kasi niya dito na okay na sila ni John. Kulang eh. Wala yung after dinner activity. Bulong nito sabay hagik-hik. Mabilis naman niya itong kinurot. Ouch! Haplos-haplos nitong sariling tagiliran na napapout na lang. Bumaling na lang ito kay Aiken. Hey Aiken, nandito ka pala. Nagbeso ang dalawa. Tumayo naman si John at agad na nilapitan si Tams. Kinintalan niya ito ng halik sa labi tsaka bumaling kay Aiken. Pre! Bati niya dito at bahagyang tumango. Nilahad nito ang kamay at agad namang tinanggap ni Aiken. Umayos ka, Mr. Miller, ah. Pag si Tams umiyak ulit ng dahil sa'yo, hindi kita sasantuhin. Pagbabanta nito. Natawa naman si John sa sinabi nito. Huwag ka mag-alala, Aiken. Hindi na mangyayari yun. Hinding-hindi ko sasaktan o paiiyakin man lang si Tamara. Paninigurado niya dito. Bumaling si John sa bisita niya para ipakilala ang mga ito. Siya nga pala, kilala niyo naman si Tamara, di ba? Tanong ni John sa magkapatid na Yap. Of course, a lucky girl. Saad ni Bettina. And this is Aiken, Tom's friend. Pakilala ni John dito. Tumayo si Bettina at nakipagkamay dito. Hi, I'm Bettina. Pakilala nito habang nakikipagkamay kay Aiken. Aiken, simpleng pakilala nito. Agad namang tumayo si Mara at bahagya pa nitong binundol ang kapatid niya, kaya muntik itong matumba. Finally, we met again. Saad ni Mara. Takang nagsitinginan ang lahat dito. Maging si Aiken ay nagtaka din dahil hindi naman niya ito kilala. Have we met? Tanong ng binata. Yeah. Nakangiting sagot ng dalaga na nangingisla pa mga mata. Really? When? Last night. Lalong naguluhan si Aiken dahil kakauwi lang niya galing Singapore. At hindi niya matandang gumimik siya o lumabas man lang. Where? Ngumiti muna si Mara ng pagkatamis-tamis bago sumagot. We have met last night. In my dream. Humagalpak ng tawa ang lahat. Akala kasi ng mga ito talagang totoong sinasabi ito. Hinaltak naman ang kapatid ang buhok nito. Pasaway ka? Kung ano nung sinasabi mo? Para na nga at baka umiral na naman ang kalukuhan mo. Hindi man lang ito tuminag sa kinatatayuan. Nakatingin lang ito kay Aiken habang ngingiti-ngiti. Ay Mara nga pala. Pinakabata at pinakasariwa sa lahat na nandito. Walang experience but willing to learn. Basta ikaw magtuturo. Sabay lahat dito ang kamay. Tinanggap naman ito ni Aiken na medyo natatawa. Paglapat pa lang ng kamay nito, agad itong yumakap kay Aiken. Magkahawak ang kamay nila at ang isang kamay nito niyakap sa matipunong katawan ng binata. Oh God, you're so hard, ah. Lalong nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi nito. We'll go ahead, guys. Nalipasan na naman ito ng pag-inom ng gamot, kaya ganito to. Jan, pag-isipan mong sinabi ko, ah. Wika ni Bettina. Sige, Bettina. Sagot ni John dito, hinarap uli nito ang kapatid na nakayakap pa rin kay Aiken. Halika na, pasaway ka talaga. Hinawakan nito ang likod ng damit at hinatak na palabas ng opisina. Bye, Aiken! Pahabol pa nito bago tuluyang lumabas ng opisina. Pasaway na babae talaga yun. Sambit ni Rika na medyo natatawa rin.